Hi, hello, good afternoon. Ito na naman tayo, Friday na Friday. So, thanks God is Friday, di ba? Hindi tayo makapunta sa TGIF. Alright, para sa ating mga viewers today, andito po ako sa Okinawa. I'm Mary Grace Stein at andito ang aking kapartner na si Suiza Reyes. Andito po siya sa Manila. Nasa Manila, no? Nasa Manila ka ngayon, di ba? Okay, so andito po si Miss Suiza Sheila Reyes at isa siyang financial educator dyan sa Philippines. At ako naman po is nandito sa Okinawa, Japan. Kami po ay mga housewives, full-time and then full-time entrepreneur and educator din po. Okay, so today ang aming topic ay about mga crisis. About crisis kasi talagang itong pandemic nagbigay sa atin ng mga crisis. So, okay, pakilala ko muna sa inyo guys ang ating kapartner na si Miss Suiza Sheila. All right, go ahead. Yes, isang magandang hapon, no? Dito sa Kamaynilaan. Medyo maganda-ganda ng ang panahon dito, no? Medyo cloudy and windy, no? Medyo mahangin-hangin din, maigi naman, no? Yes, no, Suiza Sheila Reyes, maraming salamat po. Ito yung maganda ngayon, no, na pwede tayo nga ng mga magagamit, no, makiki-social media tayo, makiki-in tayo kung ano ang in ngayon. Kaya gamitin natin ito, Miss Grace. Thank you very much, no? At talaga namang isa ka rin sa maganda mag-organize, di ba? So yes, back to you, Miss Grace. Thank you very much. Oh, thank you so much. So ito, wala tayong magawa. Nandito tayo sa bahay. Sabi ko, ano bang gagawin ko? So ito, ang gawin natin. Kasi ganun din lang, nagchichismisan din lang naman tayo. Magchismisan nga tayo. Balitaan mo nga ako dyan, Miss Sheila, kung anong sitwasyon dyan sa Philippines. Kasi marami akong naririnig na marami daw, anong tawag dito? Maraming stress, no? Isa rin nga sa aking kakilala na meron din na nagkaroon ng COVID, tapos meron din isa pinasok sa bahay. Alam mo yung mga ganong sitwasyon, di ba? Tapos may mga nai-stress, no? So ano yung pwede nating i-share dyan na maitutulong natin sa ating mga kababayan Pilipino, especially sa mga OFW, no? Mga nandito sa abroad, no? Na malayo sa family ngayong panahon ng pandemic. Ayan, no? Yes, totoo yan, no? So far, sa ngayon, no? Extended naman, no? ECQ na naman kami dito sa Kamaynilaan. Kaya, dagdag stress talaga, no? Stressful talaga yan. Kasi unang-una, essentials lang, no? Mga essentials lang ang pwedeng-pwede talagang gumalaw. Di po ba? So, syempre, alam natin, ito yung crisis, no, na talagang unstable pa rin ang ating economic crisis. Kaya nga lang, talagang wala naman tayong magagawa, kundi gawin kumbaga po na yung crisis na yan, gawa-gawa din tayo ng pwedeng pagkakakitaan, pwedeng magamit sa tamang oras, di po ba? Kaysa naman habang, ayan, so alam natin, halos lahat tayo may mga cellphones na, di ba? So gamitin natin yung gadget na yan kung papaano, no? Use wisely itong ating gadget. Kaysa naman more on browsing lang tayo, like-like lang tayo, totoo naman talaga yan, di ba? So, mas stressful nga pag talagang nakatutok ka lang doon sa gadget at kung ano yung mga feedback, mga news feed dyan, ay nako, negative, di ba? So, mas okay na pag-uusapan natin kung ano yung pwedeng magandang solusyon. Siyempre, kung may crisis, may problem yan, alam natin. Alam natin talagang merong magandang solusyon na pwedeng pag-isipan, di ba? So, ito na yung new normal na kailangan online, di ba? Online system ngayon, di po ba? Kaya, yes, tanggapin na talaga natin. Ito yung new normal at the same time, yung problema na yan, laging na riyan yan. Sabi nga, hanggang buhay tayo, mayroong akaakibat na problema yan. Kaya dapat solusyonan, di ba? Huwag tayo magpapadala sa emosyon. Ayan, no? So, ikaw naman dyan, Miss Grace, kumusta naman dyan sa Okinawa? Ang ganda ng iyong background. I know, sa picture mo yan ang bahay, di ba? I-picture yes.
mo lang, ganda ka na sa likuran. Anong summer na. So, okay, dito naman sa Okinawa. Yes, yes. Balik kami, alam mo, balik kami sa lockdown. Kasi, 2-3 weeks ago ba yun, nung lumabas kami, nakita nyo siguro na kumain kami sa labas, no? Kasi sabi, open na yes. daw. Nung mag-open, anong nangyari? Siyempre, nataranta yung mga tao, di ba? Labasan yes, siya. Yes. Nako, biglang dumami ang COVID. Ayan na naman. Ayun, relax ulit. Ngayon, sabi, pwede na daw kaming kumain, pero doon lang sa loob ng base. So, doon lang sa loob. So, hindi pa rin kami talagang totally open na mag-travel. So, ngayon, syempre, nandito lang kami sa bahay. Karamihan talaga ngayon, maraming na-stress kasi hindi makalabas. Yung iba, walang work. Talagang walang work. Sabi ko, yes. Ba't hindi kayo mag-work online? Ay nako, marami palang takot mag-work online kasi ang dami daw na ano, na scam. So, na-scam daw sila. Sabi ko, paano kayo na-scam? Kasi, sinilihan namin, bumili kami madaming product. Tapos sabi, kikita daw kami. Ganon. Tapos, hindi na namin nabibenta yung product namin. Sabi ko, madali. Sabi, una daw kumikita. Sabi ko, talagang mahirap ibenta ang product. Especially, ngayon na walang work. So, sino ang bibili? Ano kaya kung bumili lang kayo, yung paggamit nilang sarili nyo? Para hindi kayo ma-scam, ba't kayo na-i-scam? Sabi ko. At saka siya, yes. Pag hinabol natin yung pera, wala naman talagang ganong perang biglang dumarating, di ba? Alam mo yung 72 rule? Rule of 72. Yes! Problema ang pera. Ilang taon, ilang taon ngayon, be? Sige nga, kwentuhan mo nga sila ng... Yes, rule of 72. Nako, no? Para iwas scam tayo, no? Eto na, dapat talaga, no? Para iwas scam tayo, financial literacy. Oo, financial education ang turuan mo natin, Sheila. Yes, so eto yun. Secret. Oh. Yes, no? Para sa ating mga kababayan dyan, no? Para makaiwas tayo sa scam, ganito yun, sikreto dyan, no? Kung hindi ako nagkakamali, no, si Albert Einstein, no, siya ito yung nag-formulate ng rule of 72. So 72 divided by the interest rate equals the money will double. No, so ibig sabihin, example, no? Kung 72 divided by 1. Huwag na kayo lumayo kasi mahirap mag- 72 divided by 1 equals 72. So, ibig sabihin, in 72 years, magdoble yung 100,000 mo. Buhay pa ba kaya tayo noong mga panahon na yun? Di po ba? Yeah, so, eto nga, no, i-example din natin. Ito, masarap tong pagkwentuhan eh. Di ba? Kaya dapat talaga iwas-iwas tayo, no? Walang, ano, magbibigay sa amin. Kasi, ano ba ang anong establishment or anong financial industry na nagbibigay ng 1%, no? 'Di ba? Alam natin wala pa nga sa 1%, 'di ba? But of course, talagang normal 'yan kasi pang ano naman lang din kasi 'yan, pang emergency fund, no? Kaya doon natin ilalakad yung pera natin. But of course, syempre isa din po 'yan kasi no, pagpalagay na natin, no, 72, no, mag-example tayo, i-visualize ko lang kasi hindi ako magaling pagdating sa numbers. Ayan, so mostly, 'di ba? Halimbawa, 72 divided by 'di ba ang like yung may mga credit cards, nako, talaga naman, 'di ba? Maganda rin kasi yung credit card. Although ang credit card kasi is ano 'yan, useful 'yan, no? Pero dapat talaga ay bayaran mo pagka nag-ano ka na, pag nandiyan na yung bill, bayaran mo lahat para wala kang maiiwan na ano, na interest kasi alam pagkakaalam ko 3.5% yata ang interest, 'di ba? Eh mostly pa naman bibigyan lang tayo ng magkanong maliit na portion para babayaran natin. Tuwang-tuwa naman tayo, 'di ba? Kaya yes, no, ito lamang ang iisipin natin, no, para iwas scam. Ito, walang magbibigay ng ganong halaga na in 3 months. Halimbawa, kung palagay natin kasi merong mga vehicle na nagbibigay ng 12%. Ayan, no? So, 72 divided by 12. Ilang ano ba yun? Equals ilang ba yun? Six ba? Tama ba? So, ano nga, Miss Grace? Divided by... Pa-check nga. Yeah. Equals tayo. Six. Nakapagdating sa math. Six. Ayan. So, ibig sabihin...
ilagay natin kasi meron talagang mga financial or may mga vehicles na nagbibigay ng 12%. Ayan. So ibig sabihin 72 divided by 12% yun ha, equals 6. So ibig sabihin in 6 years time, magdo-double ang pera natin, no? Sa tamang vehicle yan ha. Yun. So wala talagang magbibigay ng interest or nang maglakan ngayon ng 1,000 or kahit sabihin natin 10,000 na lang. Kasi yun ang pinaka madaling ihanap ng paraan, no? Tapos in 3 months time or in a month time, magto 20,000 ang pera mo. Wala pong ganun talaga. Kahit bangko, hindi po ibibigay yan sa atin. 1%, wala pa sa 1% per annum, di po ba? Kaya dapat iwas-iwas tayo. So, makikinig tayo sa mga financial advisors, no? Meron tayong mga financial guru, no? Like Boss Rex Mendoza, Bo Sanchez. Yan, pakinggan natin sila. Kasi isa yan sila sa magbibigay talaga ng pagdating sa ganong larangan, no, sa financial industry, no? Ayan, so tama na yan ha, sana iwas-iwas tayo sa mga scam na yan. Oh, alam mo, may kwento ako, isang ano, this is 2016, nung nag-i-start pa lang ako na mag-online. Yes. Ngayon, in-invite ako sa isang event. Ang sabi, ang pera daw, kahit pagkano, sabi, ilalagay daw doon for 6 months, sabi, ang dami, ang alam mo yung event talagang yun, may mga naka-gown, talagang super libre. ang ganda ng event, may artista pa nga yata, yung comedian pang nandun, may banda pa sila, talagang super. Sabi ko, libre lang ba pumunta dito kahit hindi member? Pwede bang mag-attend? Mag-attend tayo, libre yung pagkain. Hindi, attend din ako. Sabi, yung pera daw, ilalagay, invest, no? Tapos, 6 months daw i-invest. Every month daw, bibigyan ng 10%. Every month. 10% every month. Yung pinag-uusapan natin kanina, yung 72, is per annum pa yun, di ba? Years. Yes, yes. Per year. Mm-mm. Ito per month. So, syempre, naglagay ng 100,000, no? So, ilan ang 10% ng 100,000? 10,000 every month binibigyan, no? So, 6 months. Pag dating daw ng 6 months, kung gusto mo pang i-invest, ilagay mo uli, no? Di, syempre, nako, biruin mo yung 100,000 mo every month, may 10,000 ka, no? Pagdating ng 6 months, may 60,000 ka na, 100,000, andun pa yung 100,000 mo, di ba? Di ba? Sa tingin mo nandun. Yes. Ngayon, yung 60,000 na, di 6 months na, ngayon iisipin, anong gagawin? So, nung unang mga 6 months siguro, sige, invest ko ulit. Hindi niya pa kukunin. Okay. Yung interest, yes. Invest niya pa rin. No? Invest niya pa rin. Naku, 160,000 na yun. 10% every month. Pag after ng 6 months, anong nangyari? Nawala na po sa invest. Naku. Yung oh, diba? Ngayon, hinahabol na lahat. Lahat sila naghabol. At ito ang nakakatuwa. Ang nai-scam, hindi lang yung mga walang alam, syempre wala rin pera, yung mga mahirap, nailagay konti lang kasi wala naman silang panlagay. Sino ang na-scam? Yung mga correct. May mga pera. Ang na-scam, yung naglabas ng milyon. Magugulat tayo, paano na-scam ang matalino? Yun. Yung rule of 72, napakaganda talaga niyan. Dapat titingnan pala natin. Yes, tama po talaga yan. Is i-divide, no? I-divide by the percentage. Yes, divide the interest. Divide the interest. 72 divided by the interest rate equals the year, no? Equals the year. The money will double. The money will double. So, yun ang pinakasikreto. So, i-search natin yan. I-search natin yan, the rule of 72. Kasi baka sasabihin nila, kwento-kwento lang natin to, no? Search nyo sa Google. I-Google nyo. Yan, meron doon. Rule of 72 yung tawag, di ba? Okay. Yes. Kasi hindi nga, din naman talaga tinuturo sa school. Kahit sabihin natin, pagdating talaga sa mathematics, ay nako, hey, very hate ko yan. Pero never kong naalala. Yes, may mga ano, may mga division, may mga multiplication, pero walang ganong rule. Puro mag- puro lang mga statistics. Nako, talagang hate ko yan. Pagdating sa mga ganong ano, ganong numbers, di ba? So, pero mas maganda. Maganda rin po talaga. Kaya magiging alerto tayo. Magiging
anong tawag dito? Mausisa. Usisain muna natin kung legit ba po yan ating dapat pasukin. Kaya, kasi lalo na ngayon, talagang in na in yung online. Diba? Ang dami dyan mga scammer. Kaya dapat iwas-iwas tayo no, sa mga kababayan natin dyan. No? Especially sa mga OFW kasi sila yung talagang parang pagod na sa work. Gusto nang umuwi. Mag for good. Yun lamang, hindi nila na-i-imagine or hindi nila na-visualize na mali talaga. Kaya, yes, no? So, rule. The rule of 72 by Albert Einstein. Alright. Yan po ang ano natin. Yan po ang ating topic ngayon. Pinaka. May formula tayong binigay ngayon. Then, ang isa. Yes, yung pinaka-formula natin. Yes. Ang rule of 72. So, yan. Hanapin nyo sa Google kasi rule of 72, yan talaga yung ginagamit. Then itong isa mission. Yes, yes. So ang isa is ang isa nating challenges ngayon talaga is itong about pandemic, no? So itong COVID. So nagpa-vaccine ka na ba? Meron ka ng vaccine? Actually, ano kami, waiting kami. Naka ano kami sa barangay. No? Although mga frontliners. Yes, mga frontliners kasi ang priority nila. So, waiting lang. Although ang daming mga ano may mga agam-agam, no? Agam-agam yung mga marami tayong mga naririnig, 'di ba? Pero syempre, no, kung yan naman ay isa sa nakakabuti din, no? Nakakabuti din sa pangangatawan natin. Bakuna yan eh, 'di ba? So vaccine. Pero why not? 'Di ba? Why not? Actually, meron tayo, no, sa ating company. Although, isa rin tayong ano priority, yes, diba? Yes, as educator, no, sa ating company. So I know ikaw talagang tapos ka na, 'di ba? Kasi yes. So far kumusta pala? Ano ang iyong after na nararamdaman ng time na 'yon? Kasi ang daming ano eh, ang daming feedback, di ba? Okay. So, ito ang i-share ko. This is through my experience. Yung husband ko, nauna sila, frontliner sila eh. Nasa hospital sila nag-work. Yes, yes. So, meron daw na sumakit ang ulo, sumama yung pakiramdam, nilagnat. Pero sandali lang naman, parang reaction yes. lang yun. Uwi na daw sila, napagod sila, para daw pagod sila. So, yung husband yes. ko, nung magpapaano siya, uminom siya ng maraming supplement. Yes, maganda yun. Before siya mag-start, uminom siya ng marami. Talagang ang dami yung ininom na tubig, nag-supplement siya. Ready? Mega dose, yes. Oo, nag-mega dose siya. Kasi sabi, papunta siya ng US, kailangan magpa-vaccine siya. Pumila siya, nag-vaccine siya before siya umalis. Kasi hindi pwede mag-travel. Nauna na siya. Nung December pa lang, naka-vaccine na siya. So, wala siyang naramdaman. So, yung mga kasama niya na hindi ready, kahit mga bata, umuwi na daw sila, masakit yung ulo nila. So ngayon ako, dahil talaga namang everyday nag-immune si ano ako eh, umiinom ako ng immune ano supplement. Then nung magpa-vaccine ako, video kami. Ang naramdaman ko konting ano, konting sumakit yung ano ko, yung ulo ko ng konti. Pero later on. So sumakit ng konti, tapos ang ginawa ko, uminom ako ng ano ng sakit sa ulo. Then nawala. Yung mga ganang something. Tapos ang naramdaman ko, yung dito kasi siya, parang, syempre sa una, parang yung as regular vaccine, di ba masakit, parang may muscle pain. Yes. Tapos, may kulani ako. Yun siguro, nag-react yung katawan. Talaga? Siguro ng katawan ko, may ano na, may, may virus, ganon. Syempre yung pag ano, yung katawan may, natin, nagre-react, ang bilis mag-react. May foreign thing. Yes. So, parang ready to attack na yung katawan ko. So, sabi ko, ba't kaya may kulani ako dito? Wala naman akong sugat. Kasi dito ako binaksin. Sabi ng asawa ko, minum ka ng ano, yung biogesic, parang ganon. Or pang alis ng pain. Ang ininom ko, Motrin. Parang paracetamol, yes. Oo, tapos para maalis. Pain reliever. Oo, pain reliever. Then, pag-ising ko sa umaga, wala nang sakit. So, yun lang pala. At saka, huwag matakot kasi walang virus sa loob ng... Depende lang. Walang virus. Yes. So, naiiba siya. Mm-mm. Yes. Mm-mm.
So siguro depende talaga siguro ang reaction sa immunity ng tao, ano? So dapat magiging ano ka talaga, no? Before pagka schedule mo na ng vaccine, so dapat prepared ka, as in okay yung tulog mo, no? Ganun siguro. Tapos talaga si ano ka, parang magiging ano ka lang, magiging parang ready. Stress-free ka lang. Yung, yes, oo, no? Tapos, basta kailangan talaga siguro. Kasi depende daw talaga yan sa, ano, sa body mass siguro ng tao. Diba? Sa good thing talaga, maganda rin pag meron tayong, ano, meron tayong mga organic din na ini-intake, no? So, malaking bagay po yan. So, ako yeah, nga sabi ko, ba't kaya talaga nag-react ka agad? Ang bilis naman mag-react ng aking mga stem cells. System ko, ang bilis eh. Gumawa na kaagad ng ano. Gusto nang mag-attack. Oo, no? Yes, kasi na alam niya eh. Uy, mukhang foreign ano to eh. Strangers dito sa loob ng katawan na pumasok ka, di ba? So, ganun talaga siguro yan. So, yun. So, anyway. Yeah. So, malalaman din natin. So, yun. Yes. Although, wala pa eh. Medyo, ewan ko lang kung sa company, kasi nasa HMO company din naman siya. Malalaman. Umina yung signal mo. Nag-ano ka, Miss Grace? Nagcha-choppy tayo. Mahina siguro yung signal. Oo nga eh. Nag-freeze ka. Oo. Ngayon, hindi na. Okay na? Unstable ako. Ah, okay. Ako ang unstable pala. Ayan. So, ayan, wag matakot sa vaccine kasi kailangan natin mas safe tayo kung may vaccine tayo kaysa sa wala. So, yun. Yun ang ano, ating... Ano, sa bagay, parang ano lang din yun. Parang baby ba? Diba? Yes, parang mga baby na binakuna nung kasagsagang mga baby pa tayo. Yes, ayan. So today, so, ang ganda ng ating topic na, ngayon, no? na kwento. So wala nang ganong mai-scam ngayon pag narinig nila to. Yes, nako. Dapat ano, iwas-iwas scam tayo kasi actually kawawa eh. May nabasa din ako one time eh video, may nakita kong video na alam mo yung kung sino nasa provincial yun eh. Hmm. Alam mo talagang milyon ang halaga na scam. So ibig sabihin, marami pala pera ang Pinoy. Kasi pinag-scam na lang. Talaga? Diba? Oh. Yes. Correct. Pero ito lang din, balikan natin yung ano. Yeah, balikan natin yung mga ganong sitwasyon. Kasi ito nga eh, kung ganun kasi talaga, wala talagang overnight millions, di ba? Kailangan po talaga natin pagtrabahuan yan. Kaya so there's no such an overnight success, ika nga, di ba? So walang ano, yung million mong yan, ilalagak natin sa tamang paglagyan. So meron talagang tamang mga vehicles. Mag-usisa lamang tayo, di ba? Ayan. Yung talagang mapagkakatiwala ang ano company, no? At saka sabi ko, kung meron man na ganyan kalaki, bakit yung mga banko hindi diyan nag-invest? 'Di ba? Bakit yung mga malalaking company hindi diyan nag-invest kung talagang madodoble na yan tomorrow or next month, 'di ba? Oo, so ano, kailangan natin ng education talaga. So napakaganda. Yes, talagang financial literacy, 'di ba? Ngayon nga may bill eh, may bill na pang junior high yata, ang tawag dito, kasama na sa academic, I guess, yung financial literacy. So oh, good thing, no? Good. Sa atin, free. Free ang financial literacy sa atin. Meron tayong daily pa nga, di ba? Although, ang tao rin kasi minsan, may kanya-kanya kasi tayong mga ano eh, may kanya-kanya tayong mga mindset, di ba? So, yun lang, no? So, siguro, ang ibibigay lang natin na suggestion talaga, no? Magiging alerto rin tayo. Kasi
ano yan eh, pera yan eh. So, mahirap kitain, no? Especially sa mga OFW natin na mga kababayan. Kasi meron akong friends din. May friend din ako talaga na scam. So, kawawa. Kasi dapat nga ipapagawa niya ng house yun. Pero ang nangyayari is, ayan, yun nga. Kasi nga, wala silang rule of 72. Alam mo, kaya dapat. Dito ko lang natutunan din yung rule of 72. Diba? Marami tayong natutunan. Kaya magandang maging mausisa din tayo. So, kung meron naman tayong mga kaibigan dyan na nag-share, especially financial education, so be friendly. Kasi magandang opportunity din po yan. So, hanap-hanap tayo especially, no, itong online system talaga na riyan lahat. So, dapat maging alerto din tayo. So, hanap-hanap tayo ng mga legit dyan ng mga companies. Ayan. So, back to you, Miss Grace. Thank you so much, Miss Sheila. Ang dami nating na-share today. At sana yung mga kababayan natin is, maging alerto. Tapos, at least magtanong. Kasi, syempre, madami naman nakakaalam. Saka pwede rin i-Google, talagang legit ba itong company na to? Tama ba na dito ko ilagay yung aking pera? Tapos sabi nga, wag daw magtanong sa kapitbahay. Kung may sakit daw, magtanong sa doktor. Kung ano, at tanongin yung educator, kung anong tinuturo niya, doon ka magtanong. Wag daw tatanungin ang karpentero about sa pagtatanim. Diba? Yes, correct. Alam mo na, kwento ko lang sandali. Uh-huh. Na-scam ako. Yes, go. Yung karpentero na inintroduce din sa akin, mag-anak or whatever. So, nagpipintura sila ng bahay. Alam daw nila lahat. Di sabi ko, okay. Eh, syempre, gusto mong tulungan. Gusto na kukuha ka ng professional. Doon ka na sa medyo hindi gano professional, pero matulungan mo. Ayun, umiiyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Kasi mag-graduate na daw ng education yung anak, college. Wala daw pang tuition. Yes. So sabi ko, anong maitutulong ko? Meron daw siyang may lupain na pwede daw taniman ng mais, no? So, anong magagawa ko? Sabi niya, kailangan ko ng puhunan. Pambili daw ng mais. Coin. So, ngayon, magaling daw siya magtanim. Okay, di pinakita sa akin, may lupa ka naman. Hindi daw yun sa kanya, pero pwede daw siya dun magtanim. Isang hektarya. Hindi ko naman alam ko ano kalaki ang isang hektarya. Nakita ko, mukhang okay naman. Marunong naman siguro ito magtanim. At saka umiiyak. Doon, syempre, kawawa naman mag-aaral yung graduating anak. Nung 40,000 ang hiningi. Okay, binigyan ko ng 40,000. Tapos, una, mainit daw. Kailangan daw lagyan ng alisin yung mga damo, tsaka anuhan daw ng tubig. Nanghingi na naman ng pera. Sabi ko, sige, ayan. Hanggang di binibigyan ko. Asa ng resibo? Walang resibo. Wala daw resibo kasi daw ganyan. Di hinayaan ko na. Tapos nung nabagyo. Nabagyo. Di syempre, kalahati lang yung Nakuha. Ito na. Mm-hmm. Ang nabagyo na, sabi ko, anong gagawin natin? Di sabi, patanim natin uli. Kasi, syempre, nalugi na tayo. Patanim natin uli. Kinuha nung, hindi ko nasabihin kung sino. Kinuha yung pera. Sabi, huwag na kayo natin ibigay. Kaya lang, syempre, magtatanim daw uli. Di sabi ko, di sige. Yeah. Nung kinuha, alam mong ginawa, tumakas na. Yun nga, mukhang hindi nga talaga maganda. Nung nabasa ko yung libro, itong The Richest Man in Babylon, nakasulat doon, wag na wag mag-invest sa isang karpentero about sa pagtatanim ng mais. Correct. Yes. Tama yan talaga. So, pero lesson learned sa akin. Sabi ko, kung hindi pa tayo na-scam, hindi pa tayo matututo. Yes. Kaya. Thank you so much. Sana maraming natutunan yung ating mga kababayan na hindi na ma-scam at maging healthy tayo na magpa-vaccine. So, yan yung dalawang good topic na pwede nating i-share sa kanila at may share din sa mga sa mga kamag-anak. Correct. Yan. All right. So, Ms. Sheila, ano yung last na pwede nating i-share sa ating mga kababayan today?
Ayun. So para sa ating mga kababayan dyan, no, lalong-lalo na ang ating mga superheroes, no, mga OFW na alam natin na nariyan na nga yung homesick, lovesick, no? Kasi syempre, ganun tayo yung mga Pinoy eh, 'di ba? Ganun tayo kalakas ang mga loob. So, 'yan. So, isa 'yan, no, ang online system ngayon. Ibig sabihin, mabilis ang access. Di po ba? So legit man yan or hindi legit or scam yan, kaya talagang mapanuri. Mapanuri tayo. Kasi kailangan na ano tayo, no? Maging ano talaga tayo, maging alerto pagdating sa mga bagay-bagay na yan. So ito ang lagi nating pagkakatandaan, na wala po overnight million. So kailangan po talagang pagtrabahuan natin yan. So yes, so if anyone, no, na may gusto na magtanong kung ano po bang mga vehicles, di po ba, na pwede nating paglagakan, yes, we are free. Andito si Miss Grace, of course, andito naman ako. Kung gusto niyo pong matutunan, no, meron kaming maibibigay po sa inyo na ano, na legit na companies na yan po. Yes, thank you. Thank you very much, Miss Grace. Alam ko eh, kabisihan tayo, no? Ang household chores hindi po natatapos. Pero kailangan talagang magbigay din tayo ng ganitong oras kasi ito yung laging hawak-hawak ngayon ng mga kapwa, mga Pilipino, no? Or lahat halos kasi online, lahat may gadgets. So gamitin po natin yung gadgets sa tamang paggamit. Hindi lang sa yung puro lang tayo chismis, di ba? Yung iba nga, napapabarangay pa. Di ba? So yes, ito yung gagawin natin, no? Mag-leave lang kayo dyan ng message. Kung gusto nyo nang maitatanong kayo, hanggat kaya namin sagutin, yes, pwede namin po kayong i-assist. Ayan, so maraming salamat, no? Miss Grace, ikaw, alam po, ikaw ang magaling pagdating sa organization na to, di ba? So, yes, back to you. Thank you, thank you. Oh, thank you so much, Miss Sheila, sa madaming nating na-share today. Lalo na yung Rule of 72, talagang napakaganda niyan. At nandito tayo para tumulong, especially sa mga breadwinner, kasi talagang mga breadwinner yan ng ano, talagang working so hard kahit ganitong may pandemic, yes, yes. Diba? Mga OFW. So nandito po kami para i-assist kayo. Kung meron kayong question na sabihin natin, itong topic na to, meron ba kayong alam? Kung hindi namin kayang sagutin, kukuha kami, maghahanap kami ng special list. Yun ang, yes, ang correct. Anong tawag dito? Ang i-introduce specialist. 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 Para masagot namin ang inyong katanungan. Yung tanong kasi bakit ang tanungin nila is hindi natin, wala sa ating expertise. Yes, correct, correct. Alright, so thank you so much. So na, sa it's Friday, may date ba kayo? Yan, TGIF ngayon kasi ECQ eh. So talagang dine-in na muna within the house. So kung ano yung nariyan kasi bawal lumabas. Although kailangan kung lalawas ka man, uwi ka agad. And then, ayan, kasi may curfew din eh. So bawal talaga. So, essentials tayo. Lamang ang open ngayon. Uh-uh. Essentials. Sabihin natin, lagay natin sa isang ano, I can't. Piggy bank. Yes. Correct. Okay, so thank you so much, Miss Sheila. At saka thank you sa lahat ng mga nakikinig today. At pwede nyo itong i-share sa inyong mga kamag-anak na nandun sa Pilipinas o nasa abroad para hindi na tayo magkaroon ng maraming problem. At saka magpa-vaccine na po tayo kasi yung vaccine is very good naman. Okay naman ako. So yan, alright. Okay, so that's it for today. Thank you so much. Thank you, Miss Grace. Alright, okay, bye for now. Bye. Enjoy your weekend. Yes. Kayo rin. Thank you. Okay, bye.